What's up mga ka-Big Bites? Prince Caperal, may kapalit na pala. Ang tanong, sino naman kaya magiging kapalit niya? Pero bago ka sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam naman nating lahat na isa si Caperal sa pinaka nagpakitang gila sa PBA Bubble. Sa katunayan, siya ang nanalo ng Most Improved Player Award matapos niyang talunin si Justin Chua sa award na ito. Kung titignan nating mabuti, talaga napakalaki ng improvement ni Caperal. Mas nag-shooter na rin siya ngayon, kaya hindi na siya pwedeng iwang libre sa 3-point area dahil siguradong titira ito sa labas. Samantala, maraming usap-usapan ngayon sa social media at sinasabing hindi na bibigyan ng panibagong kontrata si Prince Caperal. Para sa mga hindi nakakalam, isang taon lang ang pinapirmang kontrata sa kanya. Kaya naman ngayon taon ay nagtapos na ang kontrata niya. Wala pa rin balita kung bibigyan pa nga ba siya ng panibagong kontrata dahil maraming players ang inebra ngayon, kaya may chance talaga na matatanggal siya sa lineup. Sa kabilang banda naman, dahil nga nakuha ng inebra si Christian Stan Hardinger, marami ang nagtatanong ngayon kung paano na si Caperal. Sigurado kasi na mawawalan siya ng playing time dahil kay Stan Hardinger. Kaya naman habang mataas pa ang value ni Caperal bilang isang player, pinag-iisipan na ng Ginebra kung ititrade na nga ba siya. Dahil pag hindi siya masyadong mabibigyan ng playing time, siguradong liliit ang player value niya. Kaya kung ititrade na siya ngayon, mas magaling ang pwede makuha ng Ginebra. Kaya naman nagbigay ng clue ang isang source at sinasabing may isang team daw na nag-offer sa Ginebra bilang kapalit ni Caperal. At ang team nga na ito ay ang Rain or Shine. At ang offer nga daw ng team na ito ay si Bo Belga at isang second round pick. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay patas naman ang trade na ito dahil parehong malaki naman ang matutulong nila. Unahin natin si Belga. Kahit medyo nagkakaidun na rin si Belga, magaling pa rin naman siya. Huwag din natin kakalimutan na malakas ang katawan niya. Kaya kung sakaling uupo sa bench si Aguilar at Stan Hardinger, may papalit na agad sa kanila na isang malakas din ang pangangatawan. Mataas din naman ang basketball IQ ni Belga, kaya makikinabang talaga ang Ginebra sa kanya. Sa kabilang banda naman, tulad ng anong sabi ko, malaki na ang naging improvement ni Caperal at siguradong mas gagaling pa ito lalo na pag nabigyan pa siya ng mas mahabang playing time. Bata pa naman si Caperal, kaya pwede siyang gawing future franchise player ng Rain or Shine. Malay natin, baka isang araw maging superstar din pala si Caperal. Kaya naman sa tingin ko ay patas naman ang trade na ito. Nasa mga coaches na lang kung paano nila gagamitin na maayos ang mga players na kukunin nila. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat nga bang bitawan ng Ginebra si Caperal kung ang magiging kapalit naman niya ay si Bo Belga? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.